Isang mapagpalang araw sa bawat isa, ang aking pong isishare ay matatagpuan sa Matthew chapter 11 verse 28. Sinabi ng Panginoon, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest." Pamagat po ng aking isishare ay burnout awareness. Alam niyo yung salitang burnout, common na yan sa ating panahon. At yun nga po, no, talagang maraming mga tao ngayon ang burnout, na stress po sila. Sabi po ng ating pag-aaral una, our concern. Sabi nga ng verse, labor heavy laden. Bilang isang mananampalataya, hindi po tayo exempted na tayo po ay makaharap ng mga kabigatan sa buhay na ito. Kahit na ikaw ay nagtatapat pa sa Panginoon, kahit naglilingkod ka sa Kanya, hindi po exempted na ikaw ay haharap o makaka-encounter o makaka-experience ng kabigatan sa buhay na ito. Pero alam nyo, ito ang blessing. Let's go to number two, our comfort. Ano po ang invitation ng ating Panginoon? Come unto me, lumapit ka lang sa Kanya. I will give you rest. Sa kabigatan ng ating nararanasan, ang Panginoon ay may kapangyarihan para bigyan tayo ng kapahingahan. In fact, sinasabi nga ng Psalm 120 verse 1, "In my distress," sabi nung psalmist, "I cried unto the Lord and He heard me." Ayan, sa panahon na may kabigatan ka, ito ang blessing. Ang Diyos ay laging available to listen to your prayers. Pwede kang umiyak gaya ng ginawa nung psalmist. "I cried unto the Lord." Ibuhos mo sa Kanya ang kabigatan na naranasan mo sa iyong puso, at napakalaking tulong po nito. Another verse pa, sabi ng Isaiah chapter 40 verse 29, "He giveth power." Ang Diyos po, may kapangyarihan siya na magbigay ng lakas, no? "He giveth power to the faint, and to them that have no might, He increaseth strength." Kaya kung panahon pagod ka na para bagang hindi mo na kaya, ang pinaka-the best na lapitan ay ang Panginoon. At siya'y nag-i-invite, hindi kanya i-re-reject, lagi kanyang pakikinggan, lagi siyang available, nandiyan siya, hindi kanya iiwan at hindi kanya pababayaan. At ito pa po ang maganda, mga kaibigan at mga kapatid, our companions. Sabi ng verse, "Come unto me all ye." Yung salitang ye sa King James Bible, ito po'y tumutukoy sa pangmaramihan. Ibig sabihin, hindi lang po tayo ang nag-iisa na may problema. Meron din tayong kaparehas na may problema din po. In fact, sabi nga ng 1 Corinthians 10:13, "There hath no temptation taken you but such as is common to man." And so, meron po tayong mga kaparehas ng problema, or meron tayong mga kakilala na may mga problema din na kagaya po natin. Pero alam nyo ba, napakasarap na pag tayo ay lalapit sa Panginoon, eh may mga kasama tayo. Meron tayong mga companions or mga kapartners na hindi tayo nag-iisa at sama-sama tayong lumalapit sa ating Panginoon. Kaya nga, napakasarap po na ikaw ay kabilang sa isang Bible-believing na church na meron kang mga kasama na kahit na may pare-parehas kayong may problema, pero magtutulungan kayo para mas gumaan ang problemang kinakaharap. Sabi nga ng Galatians 6:2, "Bear ye one another's burden." So meron kang makakatuwang sa mga kabigatan na yung dinadala. Matatagpuan po yan sa isang Bible-believing church. James 5:16, "Pray one for another." Napakasarap na merong nananalangin sa iyo at merong ka rin pinagpipray na kapatiran sa Panginoon. Sa kabigatan, sa dami ng nakaka-stress, napakahalaga po na tayo ay nananalangin sa bawat isa. Pero kung nag-iisa ka lang, sino magpipray para sa iyo kung wala kang pinagsasabihan, wala kang pinupuntahang church na para masabi mo yung kabigatan mo? Na mahirap po yun. Ang hirap na mag-isa ka lang na lumalaban sa buhay. Kaya masarap na meron ka mga kapatid sa Panginoon na nananalangin sa iyo kahit na hindi mo ka-church, kahit taga-ibang church yan, basta sila po ay mga mananampalataya na lumalapit sa Panginoon. At sabi pa ng 1 Thessalonians 5:11, "Wherefore, comfort yourselves together and edify one another." So napakasarap po niyan, may nagko-comfort sa iyo na kapatid mo sa Panginoon, kahit na may mga nakaka-stress na mga encounter, mga nakaka-burnout na mga experience, pero may magko-comfort sa'yo na kapwa mo mananampalataya at palalakasin ka sa biyaya ng Panginoon. Kaya kung ikaw man ay humaharap ngayon sa crisis, merong mga burnout, na nakaka-burnout na mga circumstances, kaibigan, huwag mong kalilimutan, laging available ang Panginoon to listen to your prayers. At nandiyan po ang church. May mga mananampalataya na ikaw ay handang tulungan, ipanalangin, at kahit may mga problema ang bawat isa ay handang magtulungan for
the glory of God at para po mas gumaan ang pakiramdam sa mabigat na iyong nararanasan. Maraming salamat sa iyong pakikinig, kaibigan. God bless us.